Samantala, tuloy-tuloy po rin po ang dating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1. At may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay! Maris, nananatiling maayos ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1, tatlong araw bago magpasko. Kahit napatuloy ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa ibang bansa na piniling dito magpasko sa Pilipinas. Bakas ang ngiti ng mga dumating mula sa ibang bansa ang saya na dito sila sa Pilipinas makakapagpasko. Halos lahat sa kanila ay mananatili lang para sa holiday season pero wala rin makatutumba sa saya ng Pasko sa Pilipinas. Ang mag-amang Tyrone at Riz, matagal nang pinaplano ang makauwi ng Pasko. Kaso lang, hirap ng kanilang amang mag-leave sa trabaho. Kaya naman makalipas ang 10 taon ng pagpaplano, nakauwi na sila. Yun nga lang, naiwan sa Qatar ang kanilang ina ng tahanan. Masaya kasi it's been a while. This is my 10th Christmas outside of the Philippines, kaya masaya akong umuwi ngayon. Kanya lang, malungkot rin in the same way kasi yung misis ko hindi ko kasama. Yeah, it is my first time. Spend time with my lolo. Ang ilan naman nakagawian na talagang umuwi tuwing Pasko at bagong taon. I'll be here Christmas and New Year. Spending the Christmas and New Year here. You do this every year? I try to. Yep, it's more fun here in the Philippines, right? Pero kung mayroong mga nagdiriwang dahil makakasama nila ang pamilya ngayong holiday season, meron namang mga walang magawa dahil may nagaantay na trabaho sa kanila sa ibang bansa. Kaya naman nauna na raw ang kanilang celebration. Last 17 po, December 17, birthday po nung bunso. Ayun, konting salo-salo lang po. Para nag-Noche Buena na kayo in advance. Opo. Ngayong hapon, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero mula sa ibang bansa. Sabay-sabay na kasi ang dating ng flights mula sa Middle East kung saan maraming mga Pinoy ang nagtatrabaho. Pero simula raw nang pumasok ang Disyembre, marami na tayong mga dumating na kababayan na dito magpapalipas ng Pasko. Samantala, Maris, nananatili namang maayos ang seguridad sa kabuuan nga ng NAIA Terminal 1. Meron pa rin mga security augmentation at gayon din ang ilang K-9 units na umiikot sa kabuuan ng Terminal 1 as part of the normal operations ng airport. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Isay Reyes.